ito yung half Spanish, hindi si Pacquiao, no? Kung makikita nyo si Gordon, mistiso, no? Half Spanish or half American, no? Half American yata, Gordon, eh, no? Naku, yung mukha niya, biglang pumula daw. Ha? Yung tawag na enraged, galit na galit. At talagang minura niya ang mga taga Iloilo Red Cross. Istupido! Gagbo! Bakit hindi nyo ako hinintay? Eh, Chairman, bakit kami maghihintay? Panahon, time was of the essence, Chairman. Hindi na makakahintay kagabi pa yun. Iba, 24 oras na nandoon sa taas ng mabubunga ng mga bahay na. Yung mga nipahat nila, nandoon sa taas, no? Nanginginig, gutom. Hindi pwede yun. Ipinadala ko yan dito. For one purpose. Papicture. Ay, ganon. Naku, sabi ng taga-Red Cross, ano pala ito? No? Demonyo pala ang taong ito. Kaya tama po ang sabi ni Pangulong Duterte, despot. Ha? Yung despot po, eh para madali na lang maunawaan, parang si Hitler yung kanyang ugali. Ah, ito pala. Dito pala ang umugat. Gordon, dito umugat ang lahat na ito. Ito si Jerick Sian, S-I-A-N. No? Taga-copy siya ito eh. No? Itong si Jerick Sian. Eh, accountant siya. Siyempre, dumadaan sa kanya yung mga papeles yan, yung mga liquidation yan, yung mga resibo yan. Eh, siya po yung nag-check yan. Eh, nung makita niya ito na irregular, anomalous, misuse of Red Cross funds. Kat yun po, no? Yung mga tarpaulin, yung mga pito, yung bowler IDs, kinwestiyon niya. Kinwestiyon niya itong si Gwendolyn Pang na siya ang Red Cross Secretary General. Of course, yung Secretary General, siya yung parang Chief Executive Officer, no? Ng Philippine Red Cross. Siya yung point man dyan ni Dick Gordon. Talagang siya yung nagpapatakbo araw-araw ng Red Cross. And of course, lahat yan ng mga direktiba, lahat ng mga sinusunod niya ay galing Pitcherman. O, di ba? Anong nangyari ngayon? Ha? Anong nangyari dito dahil kine-question ni Jerick Sian? Sian yata ang pag-pronounce to. May taka-copies na siya eh. James siya noon, naging Red Cross chapter administrator yun. Pero yung mao na yun, James siya, no? Kaibigan ko yun. No? Ay ba, dahil may ibinibulgar siya, may inireklamo siya, sabi ni Dick Gordon, tanggal. Si Jerick Sian was dismissed, terminated. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na may paliwanag sa Board of Governors na ito ang mga katiwalian na natuklasan ko, ang maling paggasto ng pera ni Gwendolyn Pang. Dahil, siyempre, kung mapapatunayan na mali nga yung paggasto ng pera ng Red Cross ni Gwendolyn Pang, aakyat yan. Yung kaugnayan ni Gwendolyn Pang, naku, aakyat yan at tatamaan si Chairman. Oh, kasi tauhan siya ni Chairman. No? Hindi maring makaiwas si Chairman sa kung anumang anumang involvement, no, dito sa mga ginagawa ni Gwendolyn Pang. Okay, ano pa? Aba, hindi lamang ito na tinanggal. Nawala siya sa kanyang trabaho as chief accountant. Hindi ito yung ordinaryong bookkeeper lang sa Red Cross. Chief accountant. Ibig sabihin talaga siya yung sumusuri dyan sa record ng Philippine Red Cross. Tanggal. At hindi lang po natanggal. Kinasuhan pa ng libel. Katulad nung ginawa ni Senator Manny Pacquiao, kay Pastor Apollo Quiboloy, libel! Dahil itong mga sinasabi ni Jerick Sian ay ipinalabas niya sa siguro Facebook, no? Basta sa internet, kasi nakalagay dito sa internet, no? Okay. So,
the decision prompted Rosal, no, dahil ito yung mga nangyari, no, na nalulungkot siya, sumasakit yung dibdib niya. Dahil ano ba ito? Bakit nagkakaganito? Bakit ba nagkakaganito ang ating Board of Governors? Bakit ba nagkakaganito ang Red Cross? For 63 years, sabi ni Miss Rosa Rosal, I have served Red Cross. Ito yung parang kalahati ng buhay ko. Eh, 63 years, almost all her life, adult life, nandun na siya sa Philippine Red Cross, eh wala siyang kinukuha. Talagang volunteer, wala siyang, tawag dito, wala siyang kapakanan. No advantage to her. Hindi niya ito ginagamit sa kung anumang mga paraan, hindi katulad ni Dick Gordon na ginagamit niya ito para sa kanyang politika. Ang daming mga pictures. If you want, daming pictures, no? Diyan sa internet na kung saan, palaging nagpo-posing si Richard Dick Gordon. Kapag may mga lugar na pinupuntahan, aba, mabilis siya mag-posing, magpa-picture, mga kabataan, o ano siya, no? Mga matanda na kunwari, tinutulungan niya. At ito po ay talagang nagpapatibay sa mga ulat sa akin noon when I was the provincial administrator of Iloilo. Hindi ko lang sasabihin kung sino diyan sa Iloilo chapter, pero ikinuwento sa akin noong nangyari yung Typhoon Frank in June 2008, no? Siyempre akong provincial administrator, no? At tawag dito, mabilis po ang Red Cross. Kagad-agad nagpadala ng mga pagkain, mga kumot, mga used clothing, no? Yung mga relief supplies na karaniwan, no? At isa doon sa ipinadala doon sa Iloilo, itong mga rubber boats. Itong kulay orange, no, na rubber boats na may outboard motor na ginagamit ito kasi doon sa mga lugar na nabahaan parang dagat yung mga rice fields, no? Yung mga rice fields parang water, no? Tubig as far as you can see. At yung mga natatrap po sa kanilang mga bahay ay layo-layo. Hindi mo maring tawag nyo, lakarin, no? Kasi ang tubig mga hanggang dito ay napakalakas pa ang current, no? At hindi rin makakapasok yung mga 6x6 trucks ng ating Philippine Army. So, the best way talaga na marating, no? Of course, unless helicopter, pero ako, mahirap yun, no? Ang dami kasing nangangailangan na ma-rescue. So, ito po ang nangyari, nakwento ko na ito, pero uulitin ko, para lamang na maipakita sa inyo kung anong klaseng tao ito, si Dick Gordon. Okay, so dumating doon, kwento ito ng taga Red Cross, and siguro ayaw niya lang magpakilala, no? Pero I dare anybody dare to challenge me, no? Sabi niya, dumating doon sa Iloilo yung mga rubber boats. Kasi nga, urgent, no? Urgent. Kailangan ng tulong, no? Kailangan ng tulong ang tawag dito, ang mga na-stranded, mga na-trap sa kanilang mga bahay, yung mga tao doon ay sabubungan na lang nila nananatili for several hours, no? Umuulan, nilalamigan, gutom, no? Kaya nung dumating doon sa Iloilo, itong mga rubber boats, ay nako, malaking ano talaga ito? Malaking biyaya ito para sa rescue workers. Dahil ito ngayon, maaari na silang mapunta nila yung mga na-stranded sa kanilang mga bubungan na mas mabilis, no? At marami silang madadala na tao. At dito rin sa Metro Manila, ganun din nangyari, di ba? Makikita natin yan, yung tawag nito, yung mga rubber boats na yan, no? Di ba? Diyan sa may Marikina, palaging ginagamit yan, no? Nako, dumating si Richard Dick Gordon. Nauna yung rubber boats mga by 3 hours kasi sa C-130 na aeroplano ng Philippine Air Force isinaka yun. Pagdating doon, hindi na nakahintay yung taga Iloilo chapter na Red Cross at dinala na doon. Deployed, no? They were deployed para magamit na ng mga rescue workers, yung mga volunteers, mga Mountain Tigers, dyan sa Iloilo. Yun po ang pangalan ng mga tao nito, mga rescue volunteers, no? Siyempre, bilis naman nila. Ang bilis na.
Oy, ma, ha, Saklolo, nandito kami. Ganun po ang senaryo doon. Ha? Ordinaryo ang senaryo yan. Saklolo, bilisan nyo, nagugutom na kami, nilalamig na kami. O di siyempre, yung mga rescuers, ang bilis-bilis naman nang kuminos. O, so, ano na, no? Na-evacuate na yung mga na-trap sa kanilang mga bahay-bahay. Dumating si Dick Gordon, the chairman of the Philippine Red Cross. Sabi niya doon sa mga taga Iloilo Red Cross, sana yung rubber boats? Chairman, nandun na. Eh, hindi na kami naghintay. Talagang malaki ang pangangailangan. Naku. Eh, ito yung half Spanish. Hindi si Pacquiao, no? Kung makikita niyo si Gordon, mestizo, no? Half Spanish or half American, no? Half American yata, Gordon, eh, no? Naku. Yung mukha niya, biglang pumula daw. Ha? Yung tawag na enraged. Galit na galit. At talagang minura niya ang mga taga Iloilo Red Cross. Estupido! Gago! Bakit hindi niyo ako hinintay? Eh, chairman, bakit kami maghihintay? Panahon, time was of the essence, chairman. Hindi na makakahintay kagabi pa yun. Iba, 24 oras na nandoon sa taas ng mabubunga ng mga bahay na. Yung mga nipahat nila, nandoon sa taas, no? Nanginginig, gutom. Hindi pwede yun. Ipinadala ko yan dito for one purpose. Papicture. Ay, ganon. Naku, sabi ng taga-Red Cross, ano pala ito, no? Demonyo palang taong ito. Kaya tama po ang sabi ni Pangulong Duterte, despot. Ha? Yung despot po, eh, para madali na lang maunawaan, parang si Hitler yung kanyang ugali.